ang Honda Click ang isa sa mga most undefeated at most popular na scooter pagdating sa 125 segment. Gaano nga ba kaganda ang scooter na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! At ang atin pong pag-uusapan ngayon ay ang pinakamagandang Honda Click 125. At ito talaga ang number 1 pagdating po sa 125 segment. Well, umpisahan na po natin agad dito po sa kanyang body and design. Dito pa lang sa gitna makikita natin agad itong naka-embossed at letter M na pagkakadisenyo. Ganon din mga ka-LM, continuous yung M design niya hanggang dito sa kanyang handlebar cover. Kaya talagang nag-complement yung design at the same time yung color combination, nagkaroon po rito ng dual tone. Kaya kung inyong mapapansin, talagang very attractive at the same time glossy. Yung pagkaka-finish, glossy black and then glossy red. At dito naman po sa gitna may makikita po tayo rito na Honda in white color. So pride of ownership, nandirito sa gitna. And then dito naman po sa bandang ibaba may makikita tayo dito na FI or programmable fuel injection, which is napakatipid po nitong ating Honda Kick pagdating po sa pagkonsumo ng gasolina. At ang agaw pansin para sa akin ay ito talagang nakakabighaning design nitong kanyang daytime running light. Ayan o, naka-imbustong part na to. At the same time, yung kanyang daytime running light napakahaba. So talagang very amazing yung pagkakadesign. Nagkaroon pa siya rito ng mga eyebrow. Ayan o. So kilay niya to, nagkaroon pa ng eyebrow. Kaya talagang very attractive siya. And then dito naman po sa itaas, nandirito naman po itong kanyang turn signals. At dito naman po sa gilid, may makikita po tayo rito na minimalist decal, which is may nakalagay na click in white color and black background na lining. So hanggang rito sa taas. At dito naman po sa ibaba, ayan, nagkaroon ng partition, so matte black color po rito, and then nag-continuous po rito yung kanyang pagka-red. At dito naman po makikita po tayo rito na lining na black, and then nakalagay po is Honda in white color. And then ang ganda rin ang pagkakalagay nila rito nitong kanyang decals. So nagkaroon ng silver, no? And then black. And then ang ganda rin talaga nung kanyang dating. So talagang nag-complement din yung kanyang color dito po sa kanyang mga decal. And then mayroon po siya ritong windlet. Ayan o. So pwede pong maglaro yung hangin dito habang tayo po ay nagpapatakbo ng mabilis. So pwedeng pumito, no? Depende sa inyong takbo. And then pagdating naman sa kanyang color combination, syempre napakaganda. At mayroon pa palang windlet dito. And then nagkaroon ulit ng palikpik rito. So talagang napakaganda nitong kanyang pagkakadesign. Well anyway, mapunta naman po tayo dito sa harap. Nandirito naman po itong kanyang front fender. So red na red, no? Metallic red. Talagang very vibrant yung color. At may makikita naman tayo rito na nakalagay is combi brake system. So ang kagandahan po nitong ating Honda Click 125 ay equipped po siya ng combination brake system. Once po na atin pong pinihit itong ating rear brake, ay sasabay po ng bahagya itong ating front brake. So sa ganong paraan ay nakakapagbigay po ito ng full stopping power at the same time balance. Kaya talagang maaasahan itong ating Honda Click pagdating sa mga ganyang situation. At pagdating naman po rito sa kanyang front suspension, ito po ay equipped with traditional telescopic fork. Matte black naman po yung kanilang ginamit. At very attractive itong kanyang braking system dahil nga po ito ay equipped with flower rotor disc brake. Well before sa version 2 nakikita ko yan is bilog. Well ngayon very attractive na siya kasi nga nagkaroon na po siya ng additional na design. At equipped naman po ito ng single pot caliper na matte black. Tokiko naman po yung brand. Ganon din po itong pagkakadesign itong kanyang mags. Napakaganda na rin, oh. Parang flower design din po siya. And then matte black color naman. At ang kanya naman pong gulong dito sa harap, ito po ay may sukat na 90x80-14. At ito pong kanyang stock tires ay pang city riding condition. At mapunta naman tayo dito sa kanyang fully digital meter panel. Ayan, oh, napakaganda rin. Very futuristic yung kanyang dating. May makikita naman tayo rito na button select at saka button set. Anyway, ang atin pong Honda Click 125 ay equipped po with mechanical key. Pagdating dito sa kanyang ignition, very advanced na rin dahil included na po rito yung kanyang seat opener. At the same time, kagandahan niyan ay mayroon na rin po siyang shutter lock key for safety purposes. Ngayon naman ay susubukan nating i-activate itong ating scooter. So turn on lang po natin. Ayan. Very vibrant din yung color. So ang makikita natin dito sa kanyang display mga ka-LM, nandirito yung kanyang fuel gauge, yung kanyang speedometer at yung kanyang clock. At mayroon naman pong mga light indicator dito sa ibaba. At dito naman po sa kanyang left button, nandirito itong kanyang high beam and low beam. Ayan o. So silipin natin yung kanyang high beam. Punta tayo rito sa harap. Ayan. So yan po yung kanyang low beam.
Ngayon naman ay i-turn on naman po natin itong kanyang high beam. Yan, silipin ulit natin. Yun ho, very bright talaga itong kanyang LED lights. At the same time talagang napakaganda rin, napaka-astig. Kasi nga po, para siyang mata ng eagle na nanlilisik. And then yung sinabi ko sa inyo mga KLM kanina, talagang very attractive itong kanyang daytime running light oh, na nagsisilbing kanyang kilay. At nagkaroon pa ng mga pins sa loob na parang nagsisilbing kanyang eyebrow. O, diba? At the same time, ito yung kanyang mata. Kaya talagang napakaganda talaga, napakalupit ng pagkakadesign nitong kanilang Honda Click. At dito naman po sa taas itong kanyang turn signals. Well, nandito naman yung ating turn signal selector. So, select natin, makikita natin na nagpa-function sa kanyang display. So, yan po siya. Very vibrant din yung kanyang color. At pagdating naman po dito sa kabila, nandito naman po itong kanyang electric starter. At ito naman po ang kanyang front brake. Dito naman po sa kabila, nandito naman po itong kanyang rear brake. At ito po ay equipped with park brake lock. So ang kagandahan po niyan, pagdating po sa mga incline parking situation or decline, nothing to worry about dahil hindi na po mag-i-skid ang ating scooter mula sa pagkakapark. Well, dito naman po sa ibaba, makikita natin dito na nagkaroon po siya rito ng side pocket. Well, mababaw lang naman na pwede po nating paglagyan ng mga coins. At dito naman po sa gitna, mayroon po ritong utility hook na kung saan ay pwede nating pagsapitan ng ating mga important belongings or yung mga pinamalengke natin. At mayroon naman po siya ritong side pocket. Well, tong window na to, prepress ko lang siya para mag-open. Ayan, malalim din mga KLM oh. So pwede naman po tayong maglagay dito ng mobile phone, at least 6 inches din siguro kasya. And then, syempre yung ating mga gloves, pwede po nating ilagay rito. At makikita natin na mayroon po itong built-in na USB charging socket or USB charging port na po pala mga KLM. So ang kagandahan niyan para dun sa mga kababayan natin na mahilig mag long rides, no? Pwede na po tayo agad mag-recharge ng ating mobile phones kapag nalobat. Well, close na natin para makita pa natin yung kanyang mga ibang features dahil talagang very exciting yung features na nakikita natin dito sa ating Honda Click 125. At dito sa gitna nandito pala yung kanyang horn mga KLM. So pakinggan natin. Yun, malakas na rin yung kanyang stock horn. And then dito naman po sa kanyang footboard, ayan o, napakalapad din. And then anti-slip naman po yung kanyang design, sukatin natin para malaman natin kung gaano ito kalapad. Ayan, so very spacious naman po siya mga KLM. At the same time, meron pa po tayong space rito sa gitna na pwedeng paglagyan ng mga personal belongings. Kung halimbawa naman po na yung size is big at hindi po kasya sa ating underseat compartment. At mapunta naman tayo dito sa kanyang side cover. Well, dito natin makikita itong napakalaking click na kanyang decal, which is white color naman po yan along with gray background. At nagkaroon naman po rito ng glossy black. At nagkaroon po dito ng stripe na gray. At dito po sa ibaba may makikita po tayo rito na liquid cooled. So ito po yung isa sa pinaka main advantage nitong ating Honda Click dahil ito po ang nag-iisang naka-liquid cooled sa 125 segment. Dahil nga po ang ating Honda Click ay maaasahan pagdating sa mga malalayong biyahe or mga long ride situation. Dahil pwede po natin siyang ibabad maghapon magdamag. At dito naman po sa ibaba, nandirito naman po itong kanyang pillion step para sa ating back rider. At nandirito naman po sa ibaba itong kanyang side stand engine cut-off switch. Once po na naka-engage itong kanyang side stand, ay hindi po magta-turn on or mag-ooperate itong ating scooter. So maiiwasan po nating madisgrasya dulot po ng side stand. Nandirito naman po itong kanyang center stand. At ang kanya namang engine mga KLM, very stylish din ng kanyang pagkakadesign. No, may mga deep lines dito, may naka-embossed at mayroon pong naka-intact dito na Honda. So naka-engrave po 'yan. Ang ganda rin ng design nitong kanyang air filter, no? Bilog na naka-embossed at nakalagay po rito is ESP, Enhanced Smart Power. And then pagdating naman po rito sa kanyang rear suspension, ito po ay equipped with single shock absorber. Ayan, so coil spring yung ginamit nila rito na glossy black. At dito naman po sa kanyang braking system, ito po ay equipped with mechanical drilling trailing or drum brake. At ang sukat naman po ng kanyang gulong dito sa likuran ay mayroon pong 100x80-14. So pit na pit to mga KLM pang city riding condition. Well, mapunta naman po tayo rito sa itaas. Nandirito naman po itong kanyang napakaganda at napakahabang grab bar. Ayan, oh. So metallic black naman po yung kanyang color at nagkaroon po rito ng butas. At dito naman po sa ibaba, ayan o, oh, very pointed din yung pagkakadesign nitong kanyang tail light. So yung kanyang main light nandirito sa gitna. Ayan o, oh, nagkaroon po siya rito ng mga stripe na LED.
So napakaganda, di ba? At nandito na rin po itong kanyang turn signals, which is ito po is nakapop up. So ingatan lang po natin kasi nga po maaaring mabali yan kapag atin pong naisagi sa mga matitigas na bagay. At dito naman po sa ibaba, mayroon po rito ang added reflector lights at mayroon naman pong Honda na decal in white color dito sa gitna. At pag ating sinilip itong naka-emboss na part na to, ayan oh, may ilaw na po siya. So mayroon na po siyang integrated na plate light. So very visible naman yung ating plate rito. Ang ganda rin ng pagkakadesign itong kanyang rear fender. At ito na rin po yung nagsisilbing kanyang plate holder. Well, dumako naman tayo rito sa kabila. Napakaganda rin talaga at very stylish yung pagkakadesign nitong kanyang muffler. Ayan o, very elegant. At yung kanyang pagkakadesign dito mga KLM, nagkaroon ng butas rito at nagkaroon din ng butas dito. And then matte black color naman yung kanyang kulay, ganun din po itong kanyang pipe. At yung kanyang tip, ayan o, silver color mga KLM, kaya talagang very attractive din siya. Well, mapunta naman tayo dito sa kanyang upuan. Kitang-kita naman natin na medyo malapad din. Tapos naging fit dito sa dulo. So parang sexy yung kanyang datingan. Nagkaroon ng mga dot dito. And then yung pagkakatahe, saktong-sakto lang naman. Very durable din. At the same time, yung comfortability nandirito kasi nga napakalambot. Well, subukan naman nating buksan para makita naman natin yung kanyang underseat compartment. So ito yung kanyang mechanical key. Tapat lang natin sa set and then just press the set button. Ayan, so tumunog na po siya. Meaning to say, bukas na. Ayan, napakalaki rin itong kanyang underseat compartment. At the same time, malalim. Ayan o. So marami na po tayo ritong mailalagay na personal belongings like jacket, etc. At dito naman po natin matatagpuan itong kanyang fuel tank. Ayan o. So nandito naman po yung kanyang tip. Well, napakaganda talaga ng pagkakadesenyo nitong kanilang Honda Click. Kaya talagang marami din talaga ang nahuhumaling sa scooter na ito. At ang atin pong Honda Click 125 ay mayroon pong 769mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para malaman natin kung gaano po ito kataas. Anyway, my height is just around 5'6". So kitang-kita naman dyan sa ating camera, lapat na lapat po yung aking foot below the ground. Kaya masasabi kong very comfortable to para sa tulad ko na 5'6 in height. At para naman po dun sa mga kababayan natin na hindi naman masyado katangkaran nating to worry about, pwede po kayong mag-adjust ng inyong front suspension o di kaya ang inyo pong rear suspension. At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang ating Honda Click ay mayroon pong 125 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2-valve. Habang nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 8.2 kW at 8,500 rpm. At nakakapagbigay naman po ito ng 10.8 Nm at 5,000 rpm. At may bigat naman po itong 112 kg. At ang presyo po ng ating pinakabagong Honda Click 125 ay nagkakahalaga po ng 80,900 pesos. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesadong maglabas ng pinakabagong Honda Click 125, ay maaari nyo po silang puntahan dito po sa Honda 3S Shop San Fabian Pangasinan Branch. At ito po ang kanilang contact number na maaari nyong tawagan para po sa lahat ng inyong mga inquiries. At para po sa mga kababayan natin na may balak magpunta rito, ang kanila pong operation time is starting 8:30 a.m. until 5:30 p.m. from Monday to Saturday.